Well, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kaibigan OFW. Medyo emotional po ang ating reaction video sa pagkakataong ito. Nagulat tayo nung isang gabi ng Sabado nang magpakita si Kabusiness ang isang video na kanyang na-upload ang muling pagbabalik ni Bong. Dinala si Bong ng isang o ng dalawang concerned citizen ng mga followers ni Kabusiness. Dinala siya doon sa bahay. Ayan. So itong dalawang babaeng ito ang nagbitbit kay Bong papunta kay Kabusiness. Sinabi ng babaeng ito na samahan sila dahil mayroon silang sadya kay Kabusiness para humingi ng tulong. Pero ito ay kunwari lang pala para at least mabitbit nila si Bong patungo sa bahay. Nandun sa inuman, kasi Sabado pa lang nagpaplano na kami, sabi namin. Ako siyang susuntihanin kasi siya. Kasi galing pa ako ng trabaho ko. Opo. Sabi ko, hihatid namin si Kuya Bong. So inihatid nila mga kaibigan si Bong doon sa bahay. Sa pagkikita ng itong mga kaibigan, makikita natin na tila si Bong nagpupumiglas pa rin. Pinaano siya ni Kabusiness na maligo na, pumunta, pumasok sa bahay, pero ayaw pa rin. Parang may pumipigil kay Bong. Babalik tayo ulit, diba? Usapan. Maliligo ka na babalik. Kami niya ba na ano? Ano ba naman to? Ito mga kaibigan ay meron akong ano dito, may punto dito. Maliligo ka muna, Bong. Bakit? Ha? Masama daw ang loob niya. Kanino? O yun, masama daw ang loob niya. So, isa sa katanungan dito mga kaibigan, ayaw natin magdagdag. Pero dito siya sinabi, masama daw ang loob niya. Isang katanungan agad yung nabusa sa isipan ko. Masama ang loob niya. Kanino? Katulad ng katanungan ni Kabusiness. Kanino siyang masama ang loob? At ito ba ang dahilan kung bakit ayaw niyang bumalik sa bahay dahil may sama siya ng loob? Or defense mechanism lang niya dahil sa nag-i-enjoy siya talaga sa labas? So ito mga kaibigan ay mga possibilities, no? Pero habang nag-uusap sila ng ganito, habang nag-reject, dumating sa punto na nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-one-on-one ni Kabusiness. Ito ang nakakalungkot. Ito ang senaryong dudurog sa puso nyo. Panoorin natin. Nagbubukod na lang. Yes. Tinanong siya ni Kabusiness kung bakit. Heart to heart, ang sabi ni Bong, magbubukod na lang. Ha? Magbubukod na lang ako. May nagawa bang di maganda yung mga kasama mo? Wala naman. May nagawa bang hindi maganda ang mga kasama mo? Sabi niya wala naman. Okay. Now, another katanungan, bakit bubukod si Bong? Bakit gusto niyang magbukod? Sa pagkakataong ito mga kaibigan, mayroon na namang dahilan o dalawang dahilan na nakikita tayo. Una, gusto niyang bumukod para at least wala nang susuway sa kanya, wala nang magsasaway sa kanya, sa kanyang mga bisyo, para malaya niya niyang gawin ang lahat. Or gusto niyang bumukod dahil gusto rin niya ng privacy sa buhay niya. Gusto niya na ng privacy. Mayroon bang hindi alam si Kabusiness sa mga nagaganap at nangyayari? Mayroon bang problema sa mga kagwang? Pero tinanong naman dito ni Kabusiness at diretsang sinagot naman ni Bong, wala naman. Oh, sabihin mo sa akin laman ng puso. Wala yan, kuya. Sa akin na lang yan, kuya. Sabihin mo ang laman. Lagi niyang sinasabi sa akin na lang. Alam niyo mga kaibigan, kung titingnan natin ang, ito opinion ko lang naman, ano? Kung titingnan natin yung perspective ni Bong, yung kanyang sarili. Ako para sa akin, ang ganitong klaseng tao, the reason why na pumupunta siya o nag-iinom siya, pumupunta siya sa bisyo, kasi ako para sa akin, para makalimot siya sa kanyang mga dinaramdam. Kasi ang tingin ko kay Bong, para sa akin, correct me if I am wrong ha, pero para sa akin, ano siya eh? Siya yung, ang tingin niya sa sarili ay maliit. Siya yung, parang ang tingin niya sa sarili ay walang kakayanan. Yung parang nahuhuple siya, pero ang bukod tanging pag-asa lang na nakikita niya ay si Kabusiness. Kasi sa kabila ng lahat na nagre-reject siya, kita nyo, nakangiti pa rin siya. Maganda pa rin yung ngiti niya at nandyan pa rin yung respeto niya kay Kabusiness. Andyan pa rin yun, hindi yun nawawala.
yun ang pinakamagandang quality ni Bong. No? So, kumbaga, yung kanyang pag-iinom ay para sa akin, defense mechanism na lang niya yun eh. Or talagang pwede rin nating sabihin na talagang sadlak siya sa bisyo. Hindi mo na ako mahal. Mahal naman kita. Ha? Mahal naman kita. Ayun. Hindi mo na ako mahal. Sinagot siya ni Bong, mahal naman kita. Oo, eh ba't mo ko iniiwan-iwanan? Gusto ko lang magbukod. So wala talagang gustong-gusto lang yung magbukod. Yun yung ano eh, yun yung malaking, ako kahit ako mga kaibigan, malaking katanungan sa akin yun. Kasi bakit? Si Bong nagsusulo, pero gusto niyang bumukod. So sa nakikita ko niyan, wala namang indikasyon, it is because talagang si Bong, siya yung tipong tao na gusto niyang talaga ng privacy sa buhay. Sana man lang, no? Kung sakaling mangyari na itong pagbubukod niya, is dito mabago ang buhay niya. Ito yung, kasi hindi pa tayo pwedeng dumatong into conclusion, mag-jump into conclusion, na baka para lang sa kanyang bisyo, kasi baka naman, kung magsarili siya at mabigyan siya ng hanap buhay, ito ang magbigay ng pagkakataon na mabago yung talagang pagkatao ni Bong, di ba? Hindi natin nasisiguro unless na mangyari. So, this time, mahirap magbigay ng conclusion na tapos. Okay? Kasi dalawang sides of the coin sa ating tinitingnan dito, ito ba ay para sa kanyang bisyo or talagang gusto niyang mapag-isa? Yung kwarto mo, maayos naman yon, sarili mo yon. Walang iba riyan. O, ba't ayaw mo dito? Gusto mo nakabukod ka lang. Wala, pinaliwanag na sa kanya yung kwarto bukod. Pero, ba't ayaw niya? Gusto niyang nakabukod lang. Malalim ang katanungan na yan, si Bong din lang ang nakakalam eh. Yung karakter lang niya, kumbaga, di baling siya na yung nasasaktan, basta't hindi siya makasakit ng damdamin ng ibang tao. Kaya, lagi niyang sinasabi, akin na lang yun. Ako yun yung nakikita ko sa kanya, ha? Yun yung nakikita ko. Di baling, siya na lang yung tumanggap ng lahat ng mga negative or whatever, basta hindi siya makasakit ng damdamin ng tao. Kasi si Bong, kahit ganun naman siya eh, mapagmahal siya eh. Talagang marunong siyang magmahal sa mga taong nagbibigay ng importansya sa kanya. Eh paano eh, pagka nakabukod ka, walang susuper mag-ano sa'yo? Dahas lang. Walang susupervise sa'yo. Inom ka lang ng inom. O walang maglilimita. Ito, dinirekta siya ni Ka-Business. Paano kung ano, kung mag-isa ka lang, inom ka lang ng inom, walang maglilimita. Kaya nga sinasabi ko mga kaibigan, mahirap mag-jump into conclusion. Kasi hindi natin nababasa ang isip ni Bong, kung ano talaga yung nasa isip niya. Kung ano ba talaga. Now, kung halimbawa mabigyan siya ng hanap buhay ni Bong, kung ni Ka-Business, kung halimbawa mapag-isa na siya, patuloy pa rin na pagbibisyo. So therefore, pwedeng sabihin natin, wala na talaga si Bong. Pero paano naman kung dito pala, ito pala yung daan ng kanyang pagbabago? Kasi kung mababasa natin yung comment section, halo. Actually, sa kabila ng lahat na ginagawa ni Bong, marami ang nagmamahal sa kanya. At marami ang nagre-request na hindi siya, huwag siyang pabayaan ni Ka-Business, huwag siyang hayaan ganyan, sana bigyan pa rin ng pagkakataon, no? At ito na nga, maraming nagko-comment yan, bigyan ng hanap buhay para at least makita. So this time, susundin na ni Ka-Business yung kagustuhan ni Bong. Ang pinakamaganda rito, sabi ni Ka-Business, ilalagay niya sa malapit sa kanila. So para nasusupervise pa rin niya si Bong. Okay? Sa pag-iinom, sira na masisira yung katawan. Akin na lang yung kuya. Talagang inaalam ni Ka-Business ano ang dahilan, wala. Sa akin na lang. Ang laging sakudlat niya, sa akin na lang, kuya. Akin na lang yung kuya. No, sige na, maligo ka na tapos. Doon na lang, sa bahay nila. Dito mga kaibigan, yung tagpong ito nakakadurog. Ayos to ayos na sila. Mata sa mata. Mararamdaman mo yung pagkadurog ng puso ni Ka-Business. Mararamdaman mo yung kanyang, kumbaga, sakit. Dahil ayaw niyang makita sa senaryong ganito si Bong.
Sinasabi niya, sige, pasok na, maligo ka na, sa bahay na lang yan. Ngayon, ang punto, isang magandang punto mga kaibigan, kasi nangako si Bong na this Monday babalik siya. This Monday babalik siya eh. Ito yung indicator. Okay. Ngayon, ang nakakatuwa dito mga kapatid, ito. Itong ending ng paghihiwalay na nila. Ito yung bago sila umalis na naghihiwalay na sila eh. Yung ang pangarap mo, asikasuhin pa natin. Yung pangarap mo. So, bibigyan si Bong ng babuyan. Bibigyan siya ng babuyan, pupuhunan, magbababuyan sila. At magbubukod siya ng bahay. Ate, meron bang makuhang ano roon yung pagtatayuan ng babuyan? Dito mga kaibigan, nung binigay na yan, pinangako, napansin nyo, parang umaliwala si Bong, parang okay siya, parang bigla siyang sumaya. Ano, masaya ka na roon? Di ba? Ano, masaya ka na doon? Tumango siya. Yakap muna ako. Bawal. Okay lang yun. Ganon din naman dati. Yakap na! Yan mga kaibigan. Dito natin makita yung tinatawag, sabi ko nga, unconditional love ni Kabusiness. Hindi siya nandidiri kay Bong. Kahit hindi pa naligo, kahit alam niya ang tagal na siya labas, in-embrace pa rin niya. Makikita natin mga kaibigan na mahal niya si Bong. Okay. Doon sa mga followers sa nagsasabing napapabayaan, hindi ho, napapabayaan. Actually, mga kaibigan, gustong-gusto ni Kabusiness. Gustong-gusto ni Kabusiness na makasama si Bong. Kaya lang po, tulad yan ang sinasabi natin, si Bong nagpupumiglas. Parang ibon kapag hinuhuli, lalong naglalayas. Pero this time, maaring mag-iba na. Binigyan na siya ng pangako na okay, magbubukod siya, bibigyan ng hanap buhay. At siyempre, kung ano man ang mangyari dito, doon natin pwedeng mahusgahan ang totoong Bong. Ako nga sa indicator ko kung talagang babalik siya this Monday, kasi ngayon, Monday ang ano niya, ang promise niya. At kung mangyari ito na magkaroon siya ng babuyan, makikita na natin ang two sides of the coins. Una, saan nga ba siya lulugar? Ito ba'y kanyang defense mechanism lang para ipagpatuloy ang kanyang bisyo at wala nang sasaway sa kanya, walang magkukontrol? Or ito ang magtutulak sa kanya para mabago ang kanyang buhay at maging responsableng kagwang? Well mga kaibigan, ito ta muna ang latest update natin. Puntahan niyo po itong bidyong ito, please. Panoorin niyo ang kabuuang video para makita niyo ang nakakaantig na pusong encuentro ni Kabusiness at ni Bong. And thank you so much sa dalawa. Mega love shoutout sa dalawang followers na talaga namang naghatid doon. Talagang nagpursige na maihatid si Bong sa bahay ni Kabusiness. Although hindi man nila pumilit na tuluyang bumalik at mag-stay, pero nagpromise si Bong by this Monday. Yan po yung aabangan natin mga kapatid na mga giliw kong Kabusiness. This Monday, kung matutuloy ang promise ni Bong na tuluyan na siyang babalik. Hanggang dito lang po muna ang ating reaction video at Miguel Love shoutout mga kaibigan sa ating mga kapatiran dyan. Sa ating pong mga kapatid na Team Ayuda Revive, ayan Ate Ligaya, NSB, Miss Jonah Jansi, and of course sa ating pong Team Burnyball. Ayan po sila Admin Burnyball, si Shirley Nalmoto Vlog, Willie Valliardi, ayan. At syempre sa ating Team Pima, andyan po sila Team Pima, no? Rims Arat, Busrapi Mapagmahal, at syempre si Angel. At siyempre, sa ating pong Team Budol, Boss Al, Boss MB Survivor, at si Canoli, yung lahat ng nakakasama natin, yung mga bagong lumapit sa atin, and of course, ang ating pong mga bagong miyembro ng ating pong channel. Si De La Torre Vlog, andyan po si De La Torre Vlog, si Steph Siblings, Miguel Love Shoutout, and si Michael TV Vlog. Miga love shoutout po sa inyo. Hanggang sa muli po mga kaibigan, taong gala. Sana po, samahan nyo ako. Again, samahan nyo ako, abangan natin ang susunod na video kung tunay ngang darating si Bong sa araw na ito. Mabuhay po tayo at ingat-ingat kayo.